Guys, muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako na mundo, mapa-Pilipinas man po kayo o mapa-ibang bansa, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalong-lalo na guys, ang ating mga kapwa OFW, mag-ingat po kayo kahit saan man bansa po kayo nagtatrabaho, mag-ingat po tayo dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. Ganon din po ang ating mga mami, daddy, ati, kuya, tito, tita at lolo at lola, mag-ingat po tayo sa Pilipinas po dahil ang panahon po natin sa Pilipinas ngayon kahit papasko na ay tag-ulan pa rin. Mag-ingat po tayo nang hindi po tayo magkasakit. Sa araw na ito guys, medyo napaka marami tayong issue na naririnig, no? Pero sana maintindihan ng lahat. Ito ang reaction ni Ate Yoli ay wala po akong kinakampihan, kundi ang nakikita ko po na dapat lamang po nating gagawin at nakikita ko na tama lang po nating isipin sa isa't isa, di po ba? Pero bago pong lahat guys, ay nais ko po muna, supportan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog and Kalingap Rap. And of course, Roel of Malalag and Rochelle Morales Vlog. Di po guys, huwag po tayo guys mag-skip ng ads sa kanilang mga video upload dahil malaki po ang ating naitutulong po sa kanila sa hindi po natin pag-skip ng ads sa kanilang mga tinutulungan. At syempre po, makisuyo na rin si Ate Yoli's Vlog. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yoli's Vlog, please do subscribe my channel, Ate Yoli's Vlog. At paklik na rin po guys ng inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay ma-notify din po kayo. So ngayon guys, diretso na tayo dito. Pero wala po tayong kukunin na video clips, siguro audio clips ang kukunin natin. Dahil nakita nyo naman dyan, sa likuran ko po, ayan po, pinapanood ko po yung live ni Daddy Donut. Para po sa kaliwanagan ng lahat, na sana po ay matapos na po ang lahat ng issue, no? So yun guys, no, pakinggan muna natin ito, ating nakuha sa live ni Daddy Donut. Dahil ito lang po ang gusto kong i-emphasize na bigyan ng reaction, no? Dahil kung ano man ang mga kanyang banat sa iba pang mga reactors is nasa kay Daddy Donut na yun, no? Hindi po tayo makialam. Pero ito po ay napaka nangingilabot yung mga kalamnan ko, no? Yung balahibo ko sa makuha ng taong mag-comment ng ganito. So pakinggan po muna. Kasi nga sabi ko dito, ang main purpose talaga kung bakit talaga si Roel at si Rachel ay nasa Kalingap ay sa charity, hindi ho sa kilig. Yan ho yung pinupunto ko doon, hindi ho ako kumukontra sa pakilig. Iba ho yung kumukontra sa pumupunto lang ng dapat kung ano ba yung bakit nandun ka sa isang organisasyon. Kung sakasakali hong isama ko man si Rachel sa oras ng paglalive, meron hong dahilan kung ba't ho kami umalis. Hindi ko ho yan sinama para lang putulin yung pakilig ho sa inyo. Ayan ho. Ganun lang ho yun. Gusto niyo ho, si kuya, pagsalitain ko ngayon. Kuya, nung banggi daw kasi na iniba ko si Rachel, may mga nag-comment kasi na baka daw ma-rape ko si Rachel. Oh, eto kapatid ko, magsasalita. Alam niya kung saan kami pumunta. Ayon po naman ang ugali kayo. Kung si Tatay Rachel daw, pumapayag nga na iiba-iba ni Rachel, si Ani Roel si Rachel, sinasabi ko nga na hindi naman kami kontra doon, wala akong kumukontra doon. Ang sinasabi ko lang ho, kung isasama namin si Rachel, isasama ko si Rachel, wag ho kayong magsasalita na baka ma-rape ko si Rachel, may relasyon daw kami ni Rachel. Ay, bakit ho ganun? Yun ho yung mali. Yun ho yung mali. Ay, ako kung ang gustong palosan, kung gusto ko nga talagang, ano, masigat. Ah, maraming oh, nagalit. Palinilang mo kasi eh. Kami ni Kuya, hindi ho kami against kay Roel. Instead,
kami sa mga supporter ni Ruel at ni Rachel. Ha? Kayo po, huwag po kayong magparaisip ng kung ano-ano. Pero kung sasabihin yung re-raping ko sa Rachel, may relasyon kami na Rachel, malinaw ho kayo dyan. Dapat ho, Madam Sel TV, Madam Banat Bagsik, reaksyonan nyo din yun. Buti pa po, magkita na lang po tayo. Sa personal, para ano, maganda. Hindi yung puro ganyan sa media. Kung tunay ho kayong supporter, sana ho nare-respeto nyo din ho yung mga nakapaligid kay Rachel at kay Ruel. Huwag niyo hong kaming gagawa ng issue kasi ho kaming mga nakapaligid kay Ruel at kay Rachel. Sumusuporta ho kami dyan sa dalawang yan. In fact, alam nyo na minsan natutulog dito si Ruel. E di ho, kung kami ay kontra, hindi namin patutulogin dito si Ruel. Eh bakit ho gano'n naman kayo sa akin? Isinama ko lang yung pamangkin ko patay may brutalization kami. At ihinalaan nyo na kaming may relasyon at i-rape ko si Rachel. Eh bakit ho gano'n? Sobra. Mga kaya Madam Sel TV, Madam Banat Bagsik, bago ho kayo mag-reaction, sana piniin nyo ako para alam nyo ho yung pinakapunot dulo. Doon sa live ho ni BG Scheme, wala man lang nag-react isa sa kanila na si Rachel, o tinawag si Tatay Rayson, halika nga, ba't ba umalis si Rachel? Sinama ni Daddy doon at wala man lang ganun kasi kaya nasaktan ako doon. Doon ho ako nasaktan, na wala man lang nag-defend. Kung saan kami pumunta ni Rachel. Andun yung tatay, nakaupo. Andun yung tatay, nakaupo. Alam nung tatay kung saan kami pumunta. So, yun naman guys, no? Nakita na natin dito, napakinggan nyo, na pasabay tayo nakinig sa pinahayag ni Daddy Donut, na kung saan kahit ako, si Ate Yoli, ay nagulat din, no? Nang time na yun na yung kanyang live na yon sa mga sinabi niya, nag-live siya na tungkol sa respeto, ay medyo nagulat ako. For the first, ang nasa utak ko noon, si Ruel ba itong pinapatamaan niya? Si Ruel ba to yung ano niya na hindi nagre-respeto sa kanya? Alam natin kasi lahat na si Ruel ay marespeto klaseng tao. At pinalaki si Ruel ng kanyang magulang na may respeto sa Diyos at sa tao, di po ba? At alam din naman natin na si Ruel ay napaka-professional na tao, makiharap sa kapwa niya tao. Kaya hindi ko po yun binigyan ng reaction dahil para sa akin is personal life po nila, personal po nila yan, kagaya ng ginagawa din natin, no, na naririnig natin, magkapatid din, no, sa Matubang kay Ate Emmy at saka kay Kuya Brooks, kung ano man ang kanila, pero wala tayo doon karapatan mag-reaction. Yun po ang reason ko kung bakit hindi po tayo nag-reaction, dahil para sa akin, respeto po natin dahil sa kanilang pamilya po yun. So yun kagabi nang sinabi yun ni Daddy Donut ang tungkol sa respeto, na sana ay ipagpaalam yano si Rachel, no, na ginagabi na ganitong oras na hindi pa dumating, kaya hindi po tayo doon nag-reaction guys. Pero dito guys, hindi nyo ako mapigil dahil napakapangit po. Nakita nyo naman dyan si Tatay Rayson, medyo tumas din ang boses. Kahit sino po, no, hindi lamang si Daddy Donut or si Tatay Rayson ang mainis, magalit. Kahit na sino pang kamag-anak, no, nila ay magagalit. Kahit pa sa side ng mama ni Rachel na doon sa Malaybalay, pag narinig ang ganong, mabasa ang ganong komento na baka ripin ni Daddy Donut si Rachel, saan sila po pumalis siya, kinuha niya, baka ripin niya si Rachel o may relasyon ba si Rachel at saka si Daddy Donut. Kahit pa sino guys, kahit pa yung side ng mama ni Rachel na makarinig or mabasa yung komento na yun na doon sila sa Malaybalay, sasama ang loob, mag-isip din ng hindi maganda kay Daddy Donut pag ganun, di po ba? So, ang nasabi natin dito guys, sobrang tapang, sobrang walang pag-iisip, hindi iniisip, no? Ang mag-comment, basta lang mag-comment, makasira ka ng kapwa mo, makakomment lang ka. Ito ay talagang literal na paninira ng kapwa. Gusto na lamang dito sirain ang Morales family. Sirain si Rachel. Sirain, gusto ditong sirain si Ruel at si Rachel. Nakita nyo ba? Ang itong klaseng pag-comment na ito ay gustong sirain dito na gustong itatak din sa utak ni Ruel na baka maaring mangyari yun. Baka maaring
totoo yung komento niya na ganun, di po ba? Pero alam po natin guys, no, na gaano ka-welcome si Ruel sa Morales family. Hindi naman po talaga guys maganda na ganun ang i-comment mo. Yung komento mo na baka ripin niya si Richelle o may relasyon silang dalawa ni Richelle, yung mga nagko-comment na tinatanggal ni Richelle ang kanyang singsing, kanyang promise ring dahil merong iba. Hindi po yun maganda, di ba? Kahit na sino pa ang makakita or makabasa ng komento na yun ay talagang hindi makatarungan, hindi po tama. Kahit pa sabihin natin yung kamag-anak ni Richelle na nandun sa Davao, nandun sa Malaybalay Bukid nun, pag sila ang mabasa, makabasa nun sa side ng mama ni Richelle, siyempre, masama din po yun ang pakiramdam. Mapangit po ang kanilang pag maisip, di ba? Hindi po maganda din ang maisip nila. Masabi na lang nila, bakit pinabayaan ni Tatay Rizan si Richelle? At dito narinig niya natin guys, no, na sinabi nga ni Tatay Rizan na talagang panira na lang, manira na lang talaga yan sa tao, pagkatao. Na nakita natin dyan, narinig natin na medyo pati si Tatay Rizan ay tumaas na yung boses. No? Dahil hindi po talaga maganda yun na ikaw na ama, marinig mo yan or mabasa mo yan yung, kasi sinabi pa dyan ni Daddy Donut, no, yung komento na sinabi nila na kaya daw sila umalis ni Richelle, baka ripin ko daw si Richelle, ayun nga, di ba? Kaya ikaw na ama, ganun ang marinig mo sa sabihin sa anak mo at sa kapatid mo, pag-isipan na ganun. Siyempre po talaga guys, hindi po yun maganda. Hindi po talaga maganda yun isipin na ganun na may relasyon yung dalawa na wala naman, di ba? Kaya sana tayo, bago po tayo talaga magbigay ng komento, pag-isipan po na natin, bakit ba pagdating, kasi kumpara sa akin, hindi dapat natin ibigyan sila ng ganong komento dahil sila ay kalingap. Dito nga nasabi ni Daddy Donut, naintindihan niya, si Ruel at si Richelle ay mga charity vlogger. Ito po pakatandaan din natin lahat, no? Ng mga nagmamahal sa Rochelle. Pakatandaan niyo po, wag po kayong masyadong parang pagmamay-ari. Parang pagmamay-ari niyo na talaga si Ruel at si Richelle, no? Wag po. Dahil sila po yung mga tao, hindi po sila laruan. No, na tama to na meron din silang personal na bagay na dapat nilang gagawin para sa sarili nila. At nakita naman natin dyan guys na parang pati ako parang hindi ko talaga kaya isipin bakit magawa ng isang tao makakomento ng ganun. Bakit mag-isip kayo ng ganun? Sa tingin nyo ba sa isang bata na 17 anyos mag-comment kayo na ganyan na baka may relasyon silang dalawa ng tiyuin niya. Sa tingin mo, hindi yun siya apektado, hindi maka-apekto yun sa kanya. Paano pag may mga kaklase or sa eskwelahan niya na hindi siya kilala at mag-isip din ng ganun dahil nakikita nga sa inyo. Wag po, dahil yun po ay sana iniisip niyo. Tama nga no, tayo nagko-comment tayo ng ganyan, masaya na tayo na nakasira tayo sa isang tao, sirain natin sila. Huwag po tayo magpakampante dahil hindi natin alam, baka po babalik po sa atin yun. Tandaan po natin, ano man ang ginagawa natin, mga hindi maganda sa kapwa natin, hindi tayo ang babalikan, no? Pakatandaan po natin yan. Ano man ang ginawa mong kasamaan sa kapwa mo, hindi po ikaw ang babalikan, kundi ang mga mahal mo po sa buhay. Sana po itong mga taong nagko-comment na ito, matakot po kayo, maawa kayo sa mga mahal niyo sa buhay. Huwag po ganun. At hindi po maganda yung ganun na basta na lang isipin na ganyan na may relasyon silang dalawa. At Diyos ko, porsyento, ano ba, saan ba kayo nakakuha ng pag-iisip na ganyan? Ayan, medyo si Tatay Rizan, tumas na rin yung boses. At yun naman pala, guys. Nasabi nga dito niya, no, yun nga, hindi nga kagabi dyan ni Daddy Donut na
kaya sila umalis dahil may session sila sa glota, dahil yun pala ay surpresa nila kay Ruel. Sinikreto yun ni Richelle kay Ruel, no? Hindi niya pinaalam na naguglota siya. At sa ganun din, para din sa akin, sa mga tao po, huwag po natin i-bash yung tao kung naguglota, no? Hindi po masama ang glota. At kaya kung bakit naguglota, ang glota po ay kung may kaya lamang tayo, why not? Dahil malaki po ang naitutulong ng glutathione sa sarili natin. Una-una, nililinis po dun sa loob ang mga liver nyo. Especially kagaya niyan kay Daddy Donut. Especially pag ikaw na tao, drinker ka or smoker ka, ang glutathione po, ang gluta po na ini-inject sa inyo ay nakakalinis po yun ng inyong mga nadumi doon ng alak, nadumi ng sigarilyo, makalinis po yun sa sarili nyo. Hindi lamang po yun, kasi kung bakit, minsan masabi natin yung ang dark spot ng ating katawan, no? Lalong, ay ito siya, bakit lalo siya umiitim, lalo umiitim. Alam nyo kung bakit, guys? Minsan, kasi doon medyo affected po ang kanyang mga liver, no? Ang kanyang atay. Affected po, masyado po na ano na sa kasisigarilyo or kakainom, once na gumamit nga naman siya ng gluta, ay makakatulong po yun. Tapos yung lumalabas po dito, kasi nililinis po muna dun sa loob, no? Yung mga atay mo, yung mga ano mo dun na kailangan palinisin, no? Nililinis ng gluta. Kumbaga, ang pagputi sa labas, ay result na lamang po yun na ibig sabihin malinis na dun ang sa loob mo. Kaya wag po naman tayo nakakatawa. Natatawa kasi ako magbasa sa mga comment, no? Kasi napupunta ako sa mga live na kung sino-sino pa man nagre-reaction kahit dito kay Daddy Donut, natapanood ko. Natatawa ako sa comment, no, na may nabasa ko sana all na may naguglota. Guys, wag po kayong wag niyo pong masamain kung ang isang tao ay naglota. Dahil maganda po yun, health, nakakalinis po yun ng kanyang atay. Yun po guys, kaya yun po yung ang pagputi po, no? Pagputi ng ating balat sa labas ay resulta lamang po yun na malinis na ang sa loob mo. Kaya yun po, yun ang ano ko lang dito. Muli, alam mo ang nang nakita ko ito, no, marami na itong nakita, mga kasama natin, mga ano, reaction. Hindi ko po talaga una nag-reaction hanggat hindi ko po nakita ang live nito ni Daddy Donut. Dahil una naisip ko nga is for the family matter, gano, diba? Ayoko kasi magpasok pagdating sa may usapang pamilya. So, yun naman, no? Tama po yun, no? Siguro yun nga, nasabi naman niya dito na sila ay nagkakaintindihan, na nag-iisip na, nag-usap na sila, Tatay Raisan, siya, si Rochelle, si Ruel. Tama naman po yun, no? Na sana ulit ay ipaalam muna si Rochelle, o kaya iuwi muna. Pero siguro, guys, no? Ang ako masabi ko, kasi yung oras na pag-uwi. So, alam naman ng lahat na si Rochelle ay after din. Kasi, di ba, naka-live na ito si Ruel, no? Nasabi ni Ruel. Hindi. Na-explain ito ni Ruel ng, sa question and answer ni Vincent Caliada na bakit sila ginagabi, dahil yun ang tanong ni Tatay Raisan, na bakit sila ginagabi na sa pag-uwi. Di ba? Parang lalong nagagabi pag-uwi. Yun nga, nasagot nga ni Ruel na yun nga anong oras na lalabas, magsi-7 na lumalabas si Rochelle sa school, and then magdi-dinner pa sila. Siyempre, bago ni Ruel ipa-uwi si Rochelle sa kanila, nakapag-dinner na, mag-dinner na, no? Kaya, siguro masabi ko, dahil siyempre, itong ma-suggest ko, no, Ruel and Rochelle, total, nandun naman yung pagpayag ni Tatay Raisan sa inyo. Siguro the best na mangyari, Rochelle, magdala ka ng extra clothes na civilian, no? Huwag kang pumunta kung saan kayo pumupunta ni Ruel ng mga restaurant or kainan na naka-uniform. Dahil hindi po maganda sa isang estudyante din na gabi na, nasa labas pa yung ano na naka-uniform. Kaya it's better siguro, Rochelle, kung ganyan lang naman na
lalabas pa muna kayo ni Ruel na yun nga, i-dinner ka niya o kaya minsan sumasama ka sa may mga ano, usapan kayo ni na Ruel na kasama ng mga grupo, pinakatabes na magdala ka ng extra clothes na kailangan nakasibilyan ka. No? Kasi, halimbawa, may ganyan lang, may lalabas kayo, before ka pupunta sa school, sa hapon pa lang dito, pag bago ka umalis ng school, ng bahay, paalam mo na yon kay Tatay Rexan. Di ba? Ipaalam mo tayo, ganito, pupunta kami ganito mamaya. Di ba? Dahil kasi si Tatay Rexan ay talagang andun yung trust kay Ruel. Nagtiwala na si Tatay Rexan kay Ruel, no? Kaya, guys, sa sana masabi ko lang dito, masabi ko sa inyo, huwag nyo pong pag-isipan na may issue ang Rochelle. Wala po silang issue, no? Walang issue ang Rochelle, kundi lahat naman po ng bagay na pag-uusapan. Hindi lamang po tayo pwedeng makisawsaw na makisawsaw na makisawsaw kung hindi natin alam ang punot dulo. Di po ba? Kaya yun lang ang maiwan ko dito. Huwag na huwag po kayo mag-comment na mga ganong below the belt. Sobra po ang pag-comment na kabastusan na sabihin nyo na may relasyon ang dalawa. Naripintiwin yan. At saka kung naalala nyo, wala pang kalingap. Nasabi na yan ni Daddy Donut noon sa mga interview, sa mga una-unang interview pa lamang, no? Ng house blessing ni Rochelle. Nasabi na yan ni Daddy Donut na mula pa ng maliit ay naalagaan niya si Rochelle at Roy, at Rochelle at ang mga kapatid niya. At siya ang nag-aalaga din, dinatira niya ng mapagkain. So, nandun po guys ang pagkatiwin, pagka-care niya sa kanyang mga pamangkin na talagang anak. Huwag po tayo mag-isip ng ganun. Huwag po natin, ano nyo, itong isang nagko-comment na ito na talagang gusto lang manira. Ito po ay talagang literal na buzzer ni Rochelle. Buzzer ng Morales, no? Hindi natin alam bakit may galit sila sa mga Morales. Kaya, sana yun lang, sana magkaayos na, sana maayos ng lahat ng ito, dahil unang-una ay wala naman eh, nakita naman natin, naawa ko dito sa maapektuha, naawa ko kay Ruel, no? At doon din no, sa mga sinasabi ng mga sponsor na nawawala ng gana kay Ruel dahil doon lang sa na live, na hindi lang nagkaintindihan na pahayag ni Daddy Donut na parang misinterpret lamang ng ibang tao, na misinterpret ng ibang tao. Kaya wag po, dahil kung totoo po tayo, na alam ko naman solid ang mga sumusuporta kay Ruel at kay Rochelle. Kaya sana manatili po kayong solid, no? Manatili kayo dahil si Ruel talaga nakita naman natin ang kanyang ginagawang paglingap. At huwag po natin kalimutan na si Ruel ay kalingap. Si Ruel ay paglingap, ay charity ang kanyang content. Yung pakilig na lamang po yun, is bonus na lamang po yun na binibigay niya sa inyo na mga nagmamahal sa Rochelle. Na nagmamahal tayo, mahal natin sila, nakikita natin, masaya tayo pag nakikita natin, masaya sila. Yung pakilig moment nila ay bonus na lamang po yun sa atin. Baka supportahan po natin, intindihin po muna natin talaga yung charity, no? Dahil grabe guys, yung charity ni Ruel ay sunod-sunod po yung kanyang mga pabahay. Mayroon pa siya, plus pa siyang inaalagaan na mayroong nangyari sa buhay na kay Tatay Romulunga. Diba? Kaya sana lahat ng issue na to matapos na, tuldukan na lahat, wala na. Move on. Go to the other issue. So dito guys, no, bago tayo mag-end, no, bago tayo mag-end dito, pakiusap po, wala po kong inaaway na kahit na sino. Dahil nakita nga natin dito yung live ni Daddy Donut is, nabanggit niya naman kasi dito ang pangalan ni Banat Bagsik at Cell TV PH. Di po ba? Ang sa akin lang, masabi ko lang po dito, sa mga tao nagko-comment habang kayo ay nandyan sa mga live, huwag po natin isanay ang sarili natin na mag-comment. Pag nakita natin medyo tumaas yung boses ng host, mag-comment tayo kaagad na nangangamoy naman, suspended. Di ba? Huwag po natin isanay ang sarili natin na mag-comment na gano'n, na pag may nag-live ang host na naglabas ng kanyang hinanaing, ng kanyang nararamdaman, meron kayong comment sa baba na may nangangamot,
nangangamoy na naman ang suspended. Hindi po magandang comment yun. Alam niyo kung bakit? Hindi po yun host ang inyong tinatakot. Kundi pinapalabas niyo po ang nagtayo ng merch, no? Ang pinapalabas niyo dito, yung nagtayo ng merch ay parang berdugo. Guys, gising. Huwag po niyo palaging gawan ng mali ang merch. Kasi may nag... Gagaya nito, nakita natin, naglabas lang siya ng kanya. Naintindihan ko po, hindi ko po dito kinakampihan si Daddy Donut. Nandun na, ano tayo na sobrang sama yung komento na yon na re-repin niya ang kanyang pamangkin, may relasyon sa kanyang pamangkin, hindi maganda. Siyempre po talaga, naintindihan natin, nalalabas siya ng kanyang hinanain, lalabas siya ng kanya din nararamdaman. Di po ba? Pero hindi rin po maganda na kayo dyan, na nandyan sa live, na pumapasok kayo sa live niya, ay magsabi kayo, nangangamoy naman suspended, may masususpended, nangangamoy suspension. Hindi po maganda, kasi alam nyo bakit? Ang pinamamasama nyo dito, si Ate Emmy, si Mighty Emmy, pinapalabas nyo masama. Pinapalabas nyo dahil ba sa nagalit, dahil ba sa sinagot niya ito, ang mga nag-reaction sa kanya, masuspended siya kaagad ni Mighty Emmy. Para bang pinapalabas nyo na si Mighty Emmy is ang isang berdugo? Wag po. Dahil maganda po ang patakaran ni Mighty Emmy sa merch, no? Na yun nga lang sana naman ang mga members ng merch ay wag po masyadong i-grab ang mga rules, no? Na wag natin gamitin sa personal natin ng mga issues sa kung sino-sino pa mga vlogger. Guys, wala po akong sinasabi kung sino, wala po akong tinatamaan yung tuwing sa akin, nakikita naman natin, no? Wag po natin gamitin din ang power ng merch. Dahil hindi po nagiging masama pong image ng merch pag ganun. Di po ba? Sana Ate Emmy, naintindihan mo po yung ibig ko sabihin, kasi hindi po maganda eh. Once may nag-live na may naglabas ng kanilang hinanaing din, na kanilang nararamdaman, dahil hindi po ito para sa akin, hindi po ito maganda ang komento na ito na sabihin na i-re-repay niya ang sarili niyang pamangkin, may relasyon sa sarili niyang pamangkin, hindi po yun maganda. At tapos, siyempre, naintindihan natin na iyong tao ay lalabas ng kanyang nararamdaman. Tapos, kayo papasok, may papasok dyan sa live at sabihin, may nangangamoy suspension. Para sa akin po, Ate Emmy, hindi rin, alam ko hindi nyo gagawin yun. Alam ko hindi nyo gagawin ang ganon. Dahil hindi rin naman makatarungan na masama na nga nararamdaman ng mga tao na bas ng ganon tapos masuspended pa, di po ba? Kaya sana guys, ang pakiusap ko po sa mga tao dito, huwag po tayo masanay palagi magsabi na may nangangamoy suspension kahit na si kaninong charity vlogger, kahit na kaninong reactors na nag-live. Huwag po tayo laging mag-comment ng ganun dahil hindi po maganda. Sana po inaintindihan niyo po ibig ko sabihin, hindi po ako nang-aaway sa inyo, pero minsan po parang kailangan na rin natin magsalita, di po ba? Dahil parang yung way kasi na paggamit niyo ng mga ganung words, hindi lamang po parang sound na tinatakot niyo yung host at sound na pinapamasama niyo, pinapapangit niyo ang image ng merch. Di po ba? Naintindihan niyo? Kaya sana maintindihan niyo po guys, at yun lang po, at sana po ay masabi ko po lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-support kay Ate Yoli. Mag-ingat po kayo, saan man po kayo bansa, mga kapwa ko OFW, mag-ingat po kayo at lagi po tayong tandaan, may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin. Thank you so much and God bless everyone. Bye!